Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ko siyang kumain ng inihanda ko. Hindi ko rin maiwasang humanga sa kanya. Nakapongitail ang kanyang buhok na may ilang maluwag na strains. Ang kanyang mukha ay kumikinang at siya ay mukhang maganda. Ang kanyang kagandahan ay nakakakuha ng aking hininga. Halos hindi ako kumakain ng kahit ano. Hindi ko na lang napigil ang mapatingin at ayoko. Ang pagtingin sa kanya ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. She had made me so happy when we were together at sinira ko ito dahil hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nagkaroon ng awkward silence sa hangin simula nang magsimula kaming kumain. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya at ayokong masira ang araw niya sa mga salita ko, kaya mas mabuti pang itikom ko na lang ang bibig ko. O ito ba, inimbitahan ko nga siya sa hapunan, baka subukan ko rin siyang kausapin. Nagustuhan mo ba? Tanong ko nang matapos niyang nguyain ang isang piraso ng beef. Oo, salamat, magaling kang magluto, napangiti ako sa papuri niya. No, sinasabi mo lang yan para gumaan ang pakiramdam ko sa sarili ko. Tiningnan ko siya ng matalim dahil ayokong makaligtaan ang anumang senyales ng emosyon na maaaring ipakita niya. Natawa siya for the first time since she's been around me today. Napagtanto ko kung gaano ko namis marinig ang pagtawa niya. I'm not, I swear. Ang galing mong magluto and I'm glad you asked me to share your dinner. Nakangiti siya sa akin, bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Baka mag-init na naman siya sa akin kung gagawa ako ng maliliit na pagsisikap tulad nito. Baka magkagusto na naman siya sa akin. Ang makitang muli ang kanyang ngiti ay ang kahulugan ng lahat para sa akin. Ibig sabihin baka magkaroon ako ng pangalawang pagkakataon sa kanya, para magtiwala ulit siya sa akin. She was happy I invited her, siguro one step closer na kami sa pagiging magkaibigan. Umiti ako, ako rin. Ibinalik ko ang atensyon ko sa pagkain na nasa harapan ko. So kailan ka magsisimulang ayusin ang nursery? Binalingan niya ako ng ulo. Hindi ko pa alam, iniisip ko dahil hindi na ako nagtatrabaho, makakapagsimula ako minsan sa linggong ito. Alam mo, para maging busy ako. Yes, that's a great idea. I'll take some time off, so we can do it together. Ano ba, hindi mo na kailangan. Kaya ko ang lahat ng mag-isa, protesta niya. Please, Jasmine, gusto kong maging bahagi ng buhay ng sanggol na ito tulad mo. Alam kong galit ka sa akin at hindi mo ako kayang harapin. Pakiusap, gawin mo ito para sa bata. Ay, bago pa siya makapagsalita sumingit ako. Ang bawat bata ay nararapat na magkaroon ng bawat magulang na naruroon. Huwag hayaan ang aking mga pagkakamali na makapinsala sa kaligayahan ng ating anak. Alam kong medyo sumobra na ako pero iyon lang ang magagawa ko ngayon para makita niya na napakahalaga sa akin ang sanggol na ito. Okay, paaari kang tumulong ngunit hindi pa rin natin alam ang kasarian ng sanggol. I have to wait for a few more weeks then I can get the ultrasound done. Pero naisip ko imbes na maghintay pwede na lang tayong gumamit ng unisex na kulay, tulad ng blue or purple upang magdisenyo ng silid. Ang ekspresyon ng mukha niya kapag pinag-uusapan ito ay puro kaligayahan. Alam ko na ang sanggol na ito ay mahalaga sa kanya tulad ng ginagawa niya sa akin. Ngayon ko napagtanto na lahat ng perang ibinigay ko sa kanya ay hindi mahalaga dahil mamahalin niya pa rin ang sanggol. That's a great idea. I was thinking white furniture. That way it would go great with the whole theme of the condo. Umiti siya at humigop ng kanyang inumin. That's a great idea. I also think we should get toys and a playpen for the baby. Umiti ako. Oo, dadating din yung mga yan pero tandaan mo wala pa si baby at kapag dumating na siya sobrang liit niya para sa mga laruan, pero ang mga teddy bear at stuffed animals ay laging maganda para sa mga sanggol. Oo, totoo yun. Kaya lang sobrang excited ako sa baby. Hindi ko pinangarap na maging mommy ako. Bakit mo naman naisip yan? Nagulat ako sa pahayag niya. Well, I have always been single. I was alone, without any man. I thought I was too ugly to be married. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Akala niya ay pangit siya, hindi ka panipaniwala. Galit ka ba? Umalangaw-ngaw sa hangin ang rhetorical kong tanong hanggang sa ako na mismo ang sumagot. Hindi ka pangit. Wow, hindi man lang close. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko, hindi maitago ng mukha niya ang pamumula na dumarating. Hindi ako maganda, sabi niya habang nakayuko. Kung maganda ako, kasal na ako. Kung maganda ako, hindi na kailangang bayaran ako ng isang tao para magkaroon ng baby. Bumuntong hininga ako, paano ang pinakamahusay na paraan upang tumugon sa kanya? Una sa lahat, you are death drop gorgeous at gaya ng sinabi ko noon, ikaw ang pinakamagandang tao na pinapansin ko.
Pangalawa, pinili mong huwag pansinin ang sinuman. Kung titingnan mong mabuti ang iyong paligid, makikita mo na talagang kaakit-akit ka ng mga lalaki. Kaya lang minsan tinatakot sila ng mukha mo kaya natatakot silang tanungin ka. Pangatlo, I asked you to have my baby kasi ayaw kong magpakasal. Nakita kita at gusto kita, gusto ko rin magkaroon ng baby. After mag-background check sa'yo, nalaman kong napaka-educated mo. Nalaman ko rin ang tungkol sa kapatid mo at parang napakagandang pagkakataon lang yun para magsama tayo kaya kinuha ko ito. Ito ang pinakamagandang pagkakataon sa negosyo na kinuha ko dahil nakilala ko siya at napakahalaga niya sa akin ngayon. Tumingin siya sa akin ng blanco ang mukha. I guess hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya sa akin. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Well, I doubt na may lalaking magkagusto sa akin ngayon, binasag niya ang katahimikang naroon. Ano ba, tigilan mo na yung sinasabi mo. Ikaw ay kamangha-mangha at sinumang tao ay magiging isang hangal na hindi makita kung sino ka. Bakit mo naman nasabi yan? Bakit sa tingin mo walang magkakagusto sa'yo? Labis na ikinabahala ng kanyang pahayag. Bakit niya iisipin na walang makakaakit sa kanya? Kasi pagkatapos kong magka-baby magmumukha akong hindi kaakit-akit, baka mataba. Magka-stretch marks ako, nagsimula na akong magkaroon ng kaunti sa mga hita ko. At walang lalaking magkakagusto sa babaeng may anak sa iba. Napatingin ako sa kanya ng nakataas ang kilay. Hindi totoo yan. Maraming lalaki ang nag-aasawa ng mga babaeng may mga anak. Yan ang pinakamahalagang babae na dapat magkaroon. Stop it. Don't say those things. Inilipat ko ang mga kamay ko sa kamay niya na nakapatong sa mesa. Masasabi mo ang mga bagay na yun ngunit hindi ko kaya. Wala akong ideya kung ano ang sinasabi niya. Hindi ko alam na pinag-uusapan niya ang aming pagtatalo. Bumuntong hininga. Hindi ko alam at ayaw kong nasa ganitong sitwasyon dahil wala akong ideya kung ano ang sasabihin sa kanya. Hindi lahat ng sinasabi ko lagi mong kayang pakinggan. I always say things and later regret, so don't listen to me. Bakit ayaw mong magpakasal? Tumingin ako sa kanya at ngumiti ng bahagya. Ayokong magpakasal dahil hindi ko nakita ang punto. Lahat ng ginagawa ng kasal ay nagdudulot ng sakit. Ito ay kahinaan at hindi ako handa na magkaroon ng kahinaan. I put my words in a way para makuha niya ang mga pahiwatig na iiwan ko siya pero nakatingin sa mukha niya. Nakita kong hindi siya umimik dahil hindi naman nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ngunit ito ay isang magandang uri ng kahinaan. Natawa ako sa sinabi niya. Kung alam lang niya kung ano ang nagagawa ng pag-ibig sa mga tao. Ang magandang uri ng kahinaan. Walang kahinaan ang mabuti. Kahinaan ay maaaring masira tayo. Pero hindi ba ito ang nagpapalakas sa atin? Gusto nating talunin ang ating kahinaan para mas lumakas tayo. Ipinagtatanggol niya ang kanyang mga paniniwala at hindi ko siya sinasalungat. Naging matatag ako simula nung nakilala ko siya. Ipinakita niya sa akin na isa akong makasarili na bastard at nagbago ako dahil gusto kong maging mas mabuti para sa kanya. Tama ka, our witnesses do make us stronger. Napangiti ako, ano ang pag-uusapan natin ngayon? Naanod na yata tayo. Binalik niya ang ngiti ko. Oo, may konti tayo. So ano ang kahinaan mo? Ikaw, gusto ko sanang sabihin yun pero malalagay ako sa malaking problema. Hindi ko lang kayang bayaran ang magandang hapunan na ito na nagiging impyerno. Ito ay isang magandang gabi at gusto kong umalis siya ng masaya. Gusto kong magustuhan niya ulit ako. Ginamit ko ang kaliwang kamay ko sa pagkamot ng ulo para ipahiwatig na nag-iisip ako. Well, ang weakness ko ay ang pagkakaroon ng isang taong perpekto at nagmamahal sa taong iyon at ang taong iyon ay hindi ako minahal pabalik. Kaya oo, hindi ako ganap na walang pusong tao. Siya'y ngumiti. Paano ka masisira kung hindi mo hahayaan ang sinuman sa? Yun na nga, kung hindi ko ibibigay ang puso ko sa isang tao ay walang paraan na masisira ito. Ngunit hindi ka magkakaroon ng pagkakataon sa pag-ibig. Isa lang itong panganib na kailangan kong gawin. Napabuntong hininga siya, enough of me, ano ang kahinaan mo? Hindi ko talaga alam, sa tingin ko ito ay katulad ng sa iyo. Ayokong masaktan pero lagi kong ginagawa. Iniyuko niya ang kanyang ulo. Hindi ko gustong saktan siya. I guess kasama ako sa kanyang listahan. Ngunit aalis ako sa listahang iyon. Ayokong makita niya ako bilang taong nanakit sa kanya. Gusto kong makita niya ako bilang lalaking minahal niya. Pero bago ko magawa ang lahat ng iyon, ipapaibig ko siya sa akin, one way or another. Magiging akin siya. Ngayon ang araw na tatalakayin namin ang mga plano para sa nursery. Dahil masyado pang maaga para sabihin, napagpasyahan namin ni Kaden na puti ang magiging perpektong kulay. Sa ganoong paraan kapag ang sanggol ay ipinanganak,
hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa kulay ng silid dahil ito ay magiging isang napaka-neutral na kulay. Sigurado siya na lalaki ang sanggol ngunit hindi ako makapaghintay na patunayan na mali siya. I just know that it's going to be a girl but for Kaden's sake, I will refer to my little girl as he. Umupo kami sa tapat ng isa't isa. Bawat isa sa amin ay naghahanap sa internet upang makita ang iba't ibang pattern at style na magagamit namin. Gagawin rin namin ang dalawang parehong nursery, isa sa penthouse niya at ang isa naman sa akin. Sa ganitong paraan, hindi malalaman ng sanggol ang pagbabago sa kapaligiran. Napagpasyahan namin na kapag ang sanggol ay umabot sa isang tiyak na edad ay magpapalipas siya ng ilang gabi kasama si Kaden at ang iba sa akin. Tila ito ang pinakamahusay na paraan upang madamay ang bawat magulang at hindi ito tulad ng gagawin namin sa iba't ibang bayan. Found 1. Inangat ko ang ulo ko at inaabot sa akin ni Kaden ang iPad niya. Tinanggap ko at tiningnan kung ano ang lumalabas sa screen. Grabe, hindi ko nagustuhan ito. You don't like it, do you? Aniya at ipinikit ang mga mata. Ganun ba ako kadaling basahin? Sa akin lang, sabi niya sabay ngisi. Magkaibigan na kami ni Kaden. Medyo awkward pa rin minsan ang relasyon dahil sa sexual tension na nasa ere pero pareho naming binabalewala. Napagpasyahan namin na kung ano ang pinakamahusay para sa sanggol ay ang magkaroon ng dalawang magulang na magkaibigan, at kung kasama ko si Kaden sa pagtulog ay magiging komplikado ang lahat. Well, gusto ko lang ng malambot. Something that looked homely. Something sweet. Oo, at hindi ko mayalok yon. Itinaas ko ang aking mga kamay at pinagpag. No, no. You are sweet, soft and homely. It's just, hindi ko mahanap ang mga salitang sasabihin. Ako ay isang asshole. Bumuntong hininga ako at umiling. You're not an asshole. You're sweet and nice, even loving but you're awful with designs. Nakikita ko na ngayon kung bakit ang ganda ng apartment na ito cause you hired someone to do it. You're a great person but ang pagdidisenyo ng isang nursery ay hindi para sa iyo. Hindi ko alam kung magiging offensive ba siya sa mga salita ko o hindi. I pray na wag niya. Ayokong maging dahilan kung bakit siya nagagalit. Nagsimula na siyang tumawa ng malakas. Pagkatapos niyang kumalma ay sinabi niya, nagbibiro lang ako sa iyo. I think you're more than capable of handling all this yourself. I'm just here to watch as you make those decisions so I can add some in if it is needed. Nagtaas ako ng kilay. Hindi ko pa rin nakuha ang lalaking ito. Baliw ka, bakit ka nag-time off noon? I didn't really take time off and plus, I'm the boss, I can do whatever I want whenever I want. Sa ngayon wala akong ibang gusto kundi ang maging bahagi ng buhay ng sanggol na ito na ibig sabihin ay nandyan ang bawat hakbang ko ng paraan. Napangiti ako sa sinabi niya. Ang sweet mo talaga pero I will not be having the baby until the next 7 months so. Unless you choose not to work while I'm pregnant. Umisi siya, kahit na mukhang kasiya-siya, sa kasamaang palad, ito ay imposible. Alam ko, sinusubukan lang kita, ngumiti ako. Walang paraan na huminto siya sa pagtatrabaho ng 7 buwan para lamang dito para sa isang sanggol na hindi pa ipinapanganak. Mahigit 1 taon na akong nagtrabaho sa kanya at nakita ko siyang natutulog sa opisinang iyon magdamag. Masyado siyang workaholic para magpahinga ng ganoon katagal. Ngunit magpapahinga ako kapag ipinanganak na ang sanggol. Napatingin ako sa kanya na may gulat na ekspresyon sa mukha. Nakita niya ito. Sinabi ko sa iyo, gusto kong maging bahagi ng buhay ng sanggol na ito tulad mo. Handa na ako, well hindi pa pero gusto kong makisalo sa mga gabing walang tulog at maglagay ng diaper. Lahat, gusto kong maranasan lahat. Ito ang baby ko. Ito ang baby natin. Ang aking mga damdamin ay hindi napigilan ang sarili, ilang luha ang nagsimulang tumulo. Huwag kang umiyak, pabilis siyang lumipat sa kinaroroonan ko. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinunasan ang mga luha. Paumanhin, ang aking damdamin ay nasa lahat ng lugar, ngumiti ako. Magiging mahusay kang ama. Kung hahayaan mo ako, nakatingin kami sa mata ng isa't isa, ang maliit na bagay na ito ay nagpapatibok ng aking puso sa ngayon. Huwag mong sabihin yan. Magiging bahagi ka ng baby life na ito kung gusto mo. Walang paraan na hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Kaya ako nandito, para bigyan ka ng baby, walang dahilan para masira ko ang arrangement natin. Tumayo siya para tumingin sa mga mata ko. Gusto kong mag-iwas ng tingin ngunit may puwersa na hindi nagpapahintulot sa akin na maputol ang pagtitig sa mata. Huwag na nating pag-usapan ang kontrata. Nalagpasan na natin yon. Meron ba tayo? Hindi ka lang basta babae na nagbuntis sa baby ko, napapalapit na siya ng sobra. Ilang pulgada na lang ang layo ng mukha namin. Hindi ko man lang naramdaman ang paglapit ng katawan ko sa kanya.
Nilapit ko ang ulo ko sa ulo niya na nakasandal sa akin. Habang magkadikit ang mga labi namin, hindi ko pinansin ang boses sa utak ko na nagsasabi sa akin na huwag. Sa puntong ito, sa pagiging malapit niya ay hindi uubra ang babala. Mahal ko siya, isang halik lang hindi na masakit. Ngunit hindi magiging sapat ang isa. Gusto mo nang higit pa. Without any further thinking, hinila ko siya para magkaroon kami ng totoong halikan at kung ano na nga ang nangyari. Nang maglapat ang aming mga labi, wala nang iba sa mundo. Malambot ang labi niya pero napaka-demanding. Hindi ko napigilang mapaungot. Nang bigla akong bitawan ni Kaden, napaangat ang ulo ko. Bakit niya ginawa yon? Napatingin ako sa kanya at bakas sa mukha niya ang panghihinayang. I'm so sorry. Alam kong hindi mo ginustong mangyari iyon. Alam kong wala ka pa ring tiwala sa akin. Hindi ko dapat ginawa yon. Tumayo siya at tumayo. Nagsisimula siyang maglakad sa paligid ng silid. Nagsisisi talaga siyang hinalikan ako. Tumalaban ba siya dahil sa sulat ko? O dahil ba ayaw na niya sa akin? Ako ay humihingi ng paumanhin. Iniyuko ko ang ulo ko. Wala kang dapat ipagpatawad. Nakakahiya ako. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo para sa akin pero ipinipilit ko pa rin ang sarili ko sa'yo. I'm sorry. Palipat-lipat siya sa kondo. Pilit niyang inaalis sa isip niya ang paghalik niya sa akin. Inilagay ko nga sa sulat na hindi ako magtitiwala sa kanya at galit ako sa kanya. Pero ang isinulat ko ay kung ano lang ang dapat kong sabihin sa init ng panahon. Hindi naman talaga ako nandidiri. Imposibleng kamuhian siya. Gusto ng isip ko na kamuhian ko siya pero ayaw lang mangyari ng puso ko. 5 araw, 13 oras at 18 minuto na simula ng huli kong makita si Kaden. He was trying his best to avoid me since our kiss. Ayaw niya akong makita. Kung may tanong siya, magpapadala siya ng text o tatawagan ako ni Diane. Ibinigay niya sa akin ang distansya na nararapat sa akin. Ang layo na hiniling ko, ang layo na nilikha ko. Taos puso siyang naniniwala na hindi ko siya gusto. Tutal hindi naman ako nahiya sa mga salita ko sa sulat na sinulat ko. Sinulat ko lahat ng tumatakbo sa isip ko. Wala akong pakialam kung nasaktan man siya ng mga salita ko. Sa totoo lang, may balak siyang saktan, pero lahat ng mga salitang iyon ay nakasulat sa galit at poot. Walang ni isang cell sa katawan ko ang napupuot sa kanya, at dapat alam niya ito noong hinalikan ko siya. Walang paraan na ang isang tao ay mapupuot sa isang tao gaya ng sinasabi ng aking mga salita, ngunit hinalikan ko ang taong iyon gaya ng ginawa ko sa kanya. Dapat naramdaman niya ang naramdaman ko. Hindi ko siya kayang kamuhian kahit na sinubukan ko. Kapag naiisip ko ang mga sinabi niya sa kaibigan niya, masakit pa rin. Laging masasaktan, knowing he said those things about me and kahit ilang beses man siyang humingi ng sorry, there is always going to be that memory hanging in the way. Ngunit kahit nasa alaala ng lahat ng masama, ang magagandang bagay ay nanalo. Hindi ko maiwasang isipin ang mga gabing magkasama kami. Mag-uusap lang kami tapos nagising ako na nakayakap siya sa akin. Dahil sa hindi ko na pagkakaroon ng closeness na iyon, namiss ko siya ng sobra, kaya nawala lahat ng sakit dahil kailangan ko siya ng higit pa kaysa sa oras ko para kamuhian siya. Namiss ko siya ng sobra. Wait, hintayin mo ako. Sigaw ko sa nagsasara na pinto ng elevator. Bago nagkaroon ng pagkakataon na isara ang pinto ay may lumabas na kamay, na nakuha ng mga sensor at nagsimulang magbukas ang pinto. Salamat, napangiti ako habang naglalakad papunta sa nakabukas na pinto ng elevator. Salamat, ikaw pala, hi. Umiti sa akin si Kaden tapos napansin niya yung mga shopping bag sa kamay ko. Kumakbang siya palapit sa akin at kinuha ang mga shopping bag sa mga kamay ko. Salamat, nakangiting sabi ko. May ilang linya ang mukha niya, mukha siyang pagod. May maliit na band-aid sa mukha, malamang nahiwa siya habang nag-shave. Tumaas din ang buhok niya at kailangan ng gupitin. Nakakatuwa kung gaano karaming bagay ang mapapansin mo sa isang tao kapag hindi mo siya nakita sa loob ng 5 araw. You're welcome. Hindi ko alam na lumabas ka ngayon. Well, wala akong planong lumabas, ngunit tinawag ako ni Josh, at sumama ako sa kanya at kumain ng lunch habang pabalik ay nakaramdam ako ng gutom kaya nagpunta ako sa supermarket upang bumili ng ilang mga gamit. Tumawa siya at tumingin sa mga bag. Ilang bagay, nakataas ang kilay niya. Nakangiting sagot ko, I am a growing woman and plus I'm pregnant with your baby. Ngumiti siya, nakita ko. Matapos ang ilang saglit na katahimikan, nagtanong siya, kumusta ang decoration at pagdidisenyo? Well, I found the perfect design a magazine at nagustuhan ko ito. Sa tingin ko gagawin mo rin. Kung mahal mo, mahal ko rin. Ngumiti ako, hindi ganoon kadali iyon. Gusto kong puntahan mo ito at tingnan.
Bakit hindi mo na lang ako padalhan ng picture? Kinagat ko ang labi ko. Well, nagsimula na talaga akong bumili ng furniture para sa dalawang kwarto. Tumingala ako at naghihintay ng sagot mula sa kanya, ngunit wala akong nakuha. I thought you might have changed your mind where decorating was concerned, kaya medyo nag-order na ako ng karamihan. Umiti siya, you don't have to look so guilty. Anything you choose I'll be happy with it. As long as masaya ka then I'm okay. Okay, great. Kakalimutan ko ding sabihin sa iyo na darating ang mga pintor bukas, kaya baka gusto mong iwan sa akin ang susi mo dahil pipantahan nila ang magkabilang kwarto. Lagi namang bukas ang pinto ko. Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi mo isinara ang iyong pinto, bakit hindi? This is a private floor, only me and you have access to it and there are cameras all over. Nagulat ako sa sinabi niya dahil wala naman talaga akong alam sa building. Hindi ko man lang napansin ang mga kamera. Ibig sabihin pwede akong pumunta sa kwarto mo anytime I want. Sabi nang hindi ko namamalayan pero mabilis kong idinagdag, hindi sa gagawin ko kung wala ka. Umiti siya, I wouldn't mind if you did. Wala akong itinatago. Ayoko, private space mo yan at ayokong manghimasok. Hindi ito makikialam kung iniimbitahan ka. Tumunog ang pinto ng elevator na ibig sabihin ay nasa floor na kami. Lumabas ako ng private elevator at sumunod naman sa likod ko si Kaden bitbit ang mga groceries sa kamay niya. Binuksan ko ang bag ko at kinuha ang susi ko para buksan ang pinto ko. Nang bumukas ang pinto ay pumunta siya sa kusina at inilagay ang mga pinamili sa lalagyan. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga iyon sa bag pero pinigilan ko siya. Anong ginagawa mo? Ano ba kasing ginagawa ko? Nag-unpack ako ng mga pinamili. Lumapit ako sa kanya at ipinatong ang mga kamay ko sa mga bag. Hindi mo kailangang gawin yon. Ako ang kumakain sa kanila, ako dapat ang mag-unpack. Gusto ko unless may itinatago ka, nakangiti niyang sabi. Binalik ko ang ngiti niya. Hindi ko, kaya lang hindi pa ako nag-impake ng mga pinamili ko para sa akin. Paano ang kapatid mo? Natawa naman ako sa tanong niya. Hindi naman kilala ni Kaden si Josh. Kung hindi ako nagluluto, hindi na kailangang sumaksak ang refrigerator. Lagi siyang kumakain sa labas. Wow, grabe. I wonder how he's surviving without you. Umiti ako. Ako ay nagtataka tungkol sa parehong bagay, ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na ayos lang siya nang wala ako. Hindi naman siya nahihirapan itong mga nakaraang araw, di ba? Inilabas ko ang gatas sa bag at inilagay sa counter. No, he hasn't. Simula nang malaman niyang buntis ako, sinisisi niya ang sarili niya. Natawa ako ng bahagya. Kung alam ko lang na ang pagbubuntis ay makakapagpatahimak sa kanya, matagal na ako. Natutuwa akong hindi mo ginawa. Napangiti ako nang makaramdam ako ng bigla ang pag-ihi. Excuse me, kailangan kong gumamit ng banyo. Babalik ako kagad. Pabilis akong tumakbo papuntang banyo. Ang pantog ko ay hindi ko naging matalik na kaibigan simula nang ipinaglihi ang sanggol na ito. Gusto ko laging umihi at lagi akong nagugutom. Ang aking tiyan ay nagiging mas malaki na sa loob ng ilang linggo. Ito ay kapansin-pansin at ito ay hindi tumutol sa lahat. I am already so attached to the idea of being a mother na hindi ko man lang pinagsisisihan na nabuntis ako. Sinabi lang ni Kaden na natutuwa siya na hindi ako nabuntis noon, dahil ba sa pagbubuntis ko noon ibig sabihin ay hindi na kami nagkakaroon ng pagkakataong magkita, o ibig sabihin ay masaya siyang maging una. Bumuntong hininga ako, naghugas ako ng kamay at bumalik sa kusina kung saan itinatapo ni Kaden ang mga walang laman na bag. Okay ka lang, umiti ako, I'm good, behave talaga ang baby ngayon. That's good. I'm glad kasi may restaurant na kakabukas lang, and I think you'll love it. Sabi mo gutom ka na at all you can eat dining ang lugar na yon. Interesado ka ba? Iyon ba ang paraan niya para yayain akong makipag-date? O sinubukan niya lang akong pakainin dahil cargo-cargo ko ang baby niya? Well, kakakain ko lang ng mga 15 minutes ago. Perfect, marami tayong oras nun. Hindi pa nagbubukas ang lugar hanggang 5 pero pwede tayong pumunta ng 7 by that time, magugutom ka na naman. Totoo yan. Great. Kailangan kitang puntahan ng 5. Naghugas siya ng kamay at naglakad papunta sa direksyon ng pinto. Babalik ka ba sa trabaho o dito ka? Bumalik lang ako para sa ilang mga file, ngunit babalik ako sa oras para sa ating little date. Hahayaan ko si Dayan na mag-book sa atin ng table para hindi ka na maghintay ng matagal. Perfect. Hindi ako makapaghintay. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Salamat. Talagang pinahahalagahan ko ang iyong tulong at kabaitan. Umiti siya at naglakad papunta sa pinto, hindi ka karapat dapat sa anumang mas mababa.
At dito na po, nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Ang finale. Maraming salamat po. God bless and stay safe. Shoutout po sa ating mga kaibigan na sina Ruth Barlaan of Hong Kong, Zenaida Porter of Australia, Marian Susion of California, Rhonda Carion, Joni Marquez, Rona Villalos, Rosalina Vera, Karen May Plato of Hong Kong, Teresa Villanueva of Canada, Flor Balbuena, Cedric Macabinlor Volmoria, Leonora Laban, Malu Pineda, Amina Changpa of Kuwait, Gloria Abihiro of Dublin, Ireland, Juliet Kaday, Harna Baduli, Nora Abdul Kadir of Bahrain, Tapino Maris, Mother Love of Hong Kong, Amy Sexton of Virginia Beach, USA, Josephine Noblesa of Hong Kong, Tin Yu Tu, Blessy Abitria, Crescentia Webb, Sarsi Mamalangkay of Kuwait, Jennifer Bilo, Next In, Irene Philip of Benguet, Suzette Oikawa, Elena I. Coveti, Norma Panzo of Philippines, Sweet Roses of Hong Kong, T. Roque, Wilma Estrada of United Arab Emirates, Cheryl Pastor of Hong Kong, Victoria Sanumanda of Jeddah, Saudi Arabia, Maltizo Limestone, Luz Tumamau of Ilocos Norte, Philippines, Nora Abdul Kadir of Bahrain, Naranjo Luz of Hong Kong, Cecil Corrales of Caloocan East, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Teresita Arevalo, Hilda Brina, Pinky Hayagan of United Arab Emirates, Rowena Toda, Gemma Valmonte, Luisita de la Cruz of Saudi Arabia, Delia Obero of Davao City, Ruth Tababa, Charito Flores, Nenita Osada of Japan, Fedoson of Florida, USA, Teodosia Alvin Buena of America, Soledad Talaga of Hong Kong, Nitz Reyes of Kuwait, Sad Sponge Course, Marizel Varona, Annabella Pathy, Arlene Davo of Macau, Gemma Cubilla Geraldo of Cyprus, Coco Alcos, Romerlin Dapitan, Madeline Gatan. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.